Hello guys, good afternoon at ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Maalaala Mo Kaya. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's talk! So ngayon guys, kahit wala ng ABS-CBN, ay update lang lagi tayo sa ating mga palabas sa ABS-CBN dahil alam ko na babalik din yung palabas ng ABS-CBN dito. So dahil Sabado ngayon, ang yung storytelling natin is MMK or Maalaala Mo Kaya. But before that, ay gusto ko sanang mag-shoutout sa last video na nag-comment sa akin. So, we have here the commentator sa aking last video. So, shout out to you, Logan, Ami Coral, Antumada, The Legend, Annalina Bayon, Ann TV Vlogs, Liv Steve Lifestyle, Juliet's Vlog, John Resenas, Kika Yuleb, Robia Family, Kathy Madelo Vlogs, Gracie Rincal Official, Mamala New York, Him Vlog. So maraming salamat sa inyong panonood sa aking last video. And ganito lang gagawin natin, mag-shoutout ako sa mga last nag-comment sa aking video. So, sa mga vlogger dyan, so dikitan nyo na lang yung mga vlogger din ito sila. So, dikitan nyo na lang siya. So, punta na tayo sa ating palabas. So, ang ating MMK today is ito'y tao sa totoong kwento ay si Brenda C. Aboyog. Maliit pa lang itong si Brenda ay ayaw na niyang magpainit dahil nga maitim siya at saka malaki yung kanyang mata. So, pag merong mga swimming, dahil nag-swimming yung kanyang family, hindi siya nagsiswimming at nagpapayong pa siya dito. Dahil nga, mas lalo siyang iitim pag magpainit pa siya. So, hanggang dumating ang college days niya ay meron nagbubuli sa kanya. And then, sinabihan nga siya na about sa kanyang kalabas ng anyo dahil maitim nga siya, tapos feeling daw siya confident and then feeling maganda. Pero itong si Romel ay biglang dumating at ipinagtanggol siya dito hanggang sa naging magkaibigan sila at naghahulugan ang loob at naging boyfriend niya ito. So masaya siya that time at doon sa bahay nila ay kumakanta-kanta pa siya at nahalata ng kanyang ina na masaya siya, kaya tinanong siya ng kanyang ina kung bakit siya masaya. At sinabi niya dito na meron daw siyang boyfriend na. So, baka magagalit daw yung kanyang ina. Pero, expected kasi niya na magalit yung kanyang ina dahil yung kanyang kapatid ay pinagalitan nga dahil nagbo-boyfriend siya na hindi pa tapos sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa kanya ay hindi nagalit. Dahil mas naging masaya pa yung kanyang ina at ama at yung mga kapatid niya na nagka-boyfriend siya. Dahil akala nga nila ay hindi makakita ng boyfriend itong si Brenda dahil nga sa kanyang kaanyuhan na maitim at saka malaki yung mata at hindi naman masyadong kagandahan. Slight lang, sabi ng kanyang ama. So yun na nga, at meron pa siyang dalang regalo sa kanyang boyfriend na, si Romel. At palapit na sana siya sa kanyang boyfriend, pero nakita niya na mayroong babaeng lumapit sa kanya at umalis sila dito. So, parang nahugmak siya diri. Parang na bumagsak siya dito at nahulog yung kanyang regalo sana kay Romel. Tapos yun nga, iyak ng iyak siya doon sa kanilang bahay at kinomfort naman siya ng kanyang ama. Tapos sinabi dito, "Pa, maganda ba ako? Sabihin mo sa akin ang totoo, hindi ako magagalit." At sinabi naman ng kanyang ama ay, "Hindi importante ang kagandahan, anak." "Hindi ba? Seryoso? Maganda ba ako?" Sabi naman ng kanyang ana, "Sige, huwag kang magalit ha." At sinabi nga niya ang totoo na slight lang. Slight lang daw, pero hindi naman siya nagalit dito dahil totoo naman yung sinabi ng kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang ama na, "Papa, wag mo akong iiwan ha, dahil yung papa lang daw yung
tagapagtanggol niya. At yun lang daw ang nakikinig sa kanya, sa kanyang mga emote-emote dito. Pero, itong kanyang papa ay tinambangan ng mga miyembro ng NPA. Kaya, maagang namatay ang kanyang papa dito. Kaya, parang nalugmok siya. Parang nawalan siya ng kakampi dito. At ganun din ang kanyang mama, at nahimatay yung kanyang mama dahil nga nawalan sila ng haligi ng tahanan. So marami pa naman silang magkakapatid dito. At ayun na nga, so patuloy pa rin ang buhay at hanggang sa nakagraduate siya ng college at nakapagtrabaho sa isang fishing company, at nandun din nagtrabaho ang kanyang kapatid. So silang dalawa yung kanyang kapatid. So yung nila dito, gamit sa pag-contact ng mga customer or ng mga mga ka-empleyado nila or yung mga client, ay itong VHF. So yung over-over, nana. So yung mga over-over, yung kuan ba, kit-kit pa sa Bisaya, kit-kit yung tawag namin noon nung college pa ako. So yun na nga, at yun ang gamit nilang pag-contact. And then nakita niya yung kanyang kaibigan na si, ano ang tawag sa kanya dito, na White Dove. At meron itong kausap sa Radio Pal, sa VHF or yung kit-kit nga. Meron ditong kausap dahil meron silang group dito na parang ano, yung ano dun, 918, dinatawag nilang 918, tapos sinabihan niya dito na, sino yung kausap mo? Alam ba ng husband mo na meron kang katawag dyan? Sabi naman niya na, kamama ko yun. Kagrupo daw niya sa 198 nila. Tapos, yun na nga, para itong radio pal or phone pal, kung sa phone pa, na ka-phone pal daw niya, or ka-chat-chat kung sa ngayon na nga generation ka-chat-chat. At yun na nga, at sinabi sa kanya na sasali daw siya sa grupo na ito dahil makakita daw siya ng partner dito. So, ang tawag dito is VHF. So, yun na nga, at sinabi naman niya, no, malaking no, N-O, hindi daw siya sasali dahil contented na daw siya sa kanyang pagiging single at happy daw siya sa kanyang pagiging single. Ngunit, nung kahapunan na ay humiram itong si Brenda ng, yun nga, yung radio sa kanyang amo. At sinabi niya, i-charge lang daw niya, at pumayag naman ang kanyang amo, nahiramin niya ito. At narinig ito ng kanyang friend na si White Dove, ang tao, ang ano, call sign nila dito. Call sign, yun. Narinig yun ni White Dove, at sinabi sa kanya na, sabi mo, big no, N-O. Bakit, ano ka? Tapos itry lang daw niya kasi baka nga makahanap siya ng ka-partner dito. At yun na nga, at sinabi niya, friendly yung kanyang call sign dito. At yun, nakasali na nga siya sa grupo nila. Sa group nila, meron kasing private frequency, meron ding public na parang sa group chat ba, ganyan. Tapos kung meron kang makitang partner dito or kausap, pwede kayong mag-private frequency. Tapos ayun na nga, at nakasali na siya, welcome siya sa lahat na friendly yung pangalan niya. Welcome siya sa lahat sa pagsali niya dito sa grupo nila sa 198, sa 918. At yun na nga, at doon niya nakilala, meron siyang mga nakilala dito, at friendly yung kanyang pangalan. Then meron siyang nakilala dito, kaya lang, parang hindi pa yun ang kanyang partner. And then yung kanyang kapatid, ay merong nakilalang yung si Moonwalker. Kaya lang, ayaw ng kanyang kapatid si Moonwalker dahil nga, mas matanda sa kanya. Tapos meron din siyang nakilala dito na mas bata din sa kanya. So nag-exchange sila ng partner dito. So yun na nga, sila na ni Moonwalker yung laging nag-uusap dito sa radio. Tapos yun namang kanyang kapatid ay yung isa niyang ka-radio. And then yun na nga, at hanggang lagi silang nag-uusap dito. Matagal din yung kanilang kung sa GC pa, pag-chat-chat. So matagal din yung kanilang pag-uusap hanggang sa sinabi ni Moonwalker na paano na lang daw, magkita na lang daw sila.
Tapos sinabi pa naman niya kay Moonwalker na maganda siya. Pero sinabi naman niya na slight lang. So itong si Moonwalker ay gwapo din daw, kaya lang gwapo din daw to. Yun na nga, at dahil sabi ng kanyang kapatid, dahil na-meet na pala ni nung kanyang kapatid itong si Moonwalker, so gwapo daw to. So kaya parang kilig na kilig itong si Brenda. And then merong party na gaganapin, bali grand eyeball party para sa mga sumasali dito sa radio na 918. Tapos yun na nga, nag-meet ang lahat ng mga ka-group sa dito sa 918. And then yun na nga, nagpakilala sila sa isa't isa. And then nahiya pa itong si Brenda na magpakilala dahil nga sabi niya kay Moonwalker na maganda siya. Tapos yun na nga, at nag-introduce na siya sa kanyang sarili. And then si Moonwalker din ay nag-introduce na din sa kanyang sarili. At marami pang mga ibang tao doon na nag-introduce sa kanyang sarili. And then, nilapitan siya dito ni Moonwalker at sinabing, yun na nga, nagkita na din sila sa wakas. And then, pero simula noon ay para siyang dalawang isip, dahil nga, parang nadismaya siguro itong si Moonwalker sa isip lang niya. At yun nga, at pero noong ano na, naging magkaibigan na sila dito at nagkikita na sila dito, kumakain, lumalabas, hanggang sa sinabi niya na friend na daw sila. Kailangan, gusto daw ni Moonwalker na Bon ang pangalan dito ni Moonwalker, na magiging friend itong si Friendly nga or si Brenda. Tapos yun na nga, hanggang sa nagkagusto na din sa kanya si Bon. Nagkagusto na din sa kanya si Bon, and then hindi na katagalan ay nagkiss na nga sila, tapos may nangyari na sa kanila, so ikakasal na sila. And then yun na nga, at namalayi or namanhika na nga para i-prepare na yung kanilang kasal. So yun na nga, at pagkatapos mamanhikan, nabuntis na pala itong si Brenda. Tapos, napadala ng sulat itong kanyang ex-girlfriend na nasa kabadbaran. So, dahil nalaman ng kanyang ex-girlfriend na ikakasal na nga itong si Bon, wala silang closure, kaya kailangan ni Bon na puntahan yung kanyang ex-girlfriend doon sa kabadbaran dahil mag-uusap sila para magkaroon ng closure. So, alanganin pa nga itong si Brenda na pahintulutan itong si Bon dahil nga baka hindi na siya babalikan dito. Pero nag-insist talaga si Bon na kailangan niyang umuwi. So yun na nga, at pagkatapos nun ay sa awa ng Diyos ay bumalik naman itong si Bon, at malapit na siyang hindi sisipot sa kasal nitong si Brenda. Kaya lang siguro parang doubtful siya. So sumipot din siya. At yun na nga, ipinakilala siya ni na Brenda sa kanyang family, sa side niya, pinakilala siya dito. Hanggang sa, yun na nga, at nasa isang bahay na sila, tumira, tapos naging mag-asawa na sila. Pero itong si Bon ay parang hindi siya naging good husband para kay Brenda. At hanggang sa nanganak itong si Brenda, ay naging mabuting ama naman itong si Bon sa kanyang anak. At pero yung kanyang pakikitungo kay Brenda ay parang hindi pa rin siya good husband dito, dahil pinagsilbihan na nga ni Brenda itong kanyang asawa, kaya lang parang walang pagmamahal na naibigay ni Bon dito, walang kapalit na pagmamahal. So parang ano lang, parang katulong lang siya doon, na parang hangin lang, na basta hindi niya na-feel yung pagmamahal ni Bon dito, hanggang sa naging tatlo ang kanilang anak, ganun pa din ang kanilang sitwasyon. At hanggang sa nakita niya na meron palang kachat itong si Bon gabi-gabi, at ang pangalan ay si Lani. Kaya dahil doon ay, dahil nga mayroong anniversary nila, Valentine's, hindi na-appreciate ni Bon yung kanyang mga ginagawa na pagmamahal niya, pagpapakita ng pagmamahal niya na ano siya, kanang inalagaan niya si Bon, siniservisyuhan, pero wala pa rin siyang nararamdaman na pagmamahal galing kay Bon dito. Kaya
Kaya lumabas na yung kanyang feelings at sinabi na lahat-lahat kay Bon dito. At alam din niya na meron siyang kachat gabi-gabi na parang na napuyat siya dahil nga sa kakachat nung Lani na iyon. Pero sinabi ni Bon dito na wala naman daw na magitan sa kanila. Tapos yun na nga at nakadecide na itong si Brenda na hiwalayan na itong si Bon at sinauli niya yung kanyang singsing dahil pinalaya na daw niya yung kanyang asawa. Kaya umuwi na lang sila sa kanilang bahay, sa kanyang mama. Pero dahil malungkot din itong si Bon sa pag-alis nila, ay pinuntahan ni Bon itong si Brenda doon sa kanilang bahay at humingi siya ng second chance dito. At pinagbigyan naman niya ito ng second chance. At yun na nga at naging masaya na sila dito. Siguro si Bon ay naano lang siya ba, parang na siguro hindi niya nakita yung importansya ni Brenda dito, kaya parang wala lang sa kanya. At doon na niya na-realize na mahal pala niya itong si Brenda at kailangan pala niya ang kanyang pamilya. So nagkaano na sila dito, nagkaayos na sila dito. So yun lang guys ang ating MMK for today. At sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling. That's all guys. Thank you.